Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay mag-i-install tayo ng Windows Server 2016. And ito yung gagamitin ko na VMware, yung Oracle VM Virtual Box Manager. Yung sa previous video ko na in-install ko ay nag-install ako ng Windows Server ay nag-error siya. Pero ito na lang ginamit ko kasi okay naman. So, i-check nyo lang sa description ng video na to yung gagamitin ko na Windows Server at saka yung link niya. Ito, na-download ko na actually itong Windows Server 2016 data center. So, i-check nyo lang sa description ng video. Tapos, ilagay nyo dun yung mga details nyo like yung first name, last name at saka yung email. Tapos nilagay ko na lang doon sa company ay student. So nasa sa inyo kung nilalagay niyo doon. So pag mag-install tayo ng Windows Server, kung ganito yung gamit nyo, ay i-right click natin dito, dito sa add natin. Dito tayo sa add. And ilagay natin dito na DC01. So ito shortcut ito ng domain controller 101. DC01 ang ilalagay ko, DC01. So, mamaya, sa later on, mag-install din tayo ng DC02. So, for the meantime, mag-focus muna tayo sa installation ng Windows Server 2016 ng First Domain Controller. So, dito sa version type, ay select natin dito yung Windows Server 2016. Ito, 64-bit, and next natin. So, after that, ito yung recommended niya sa atin, pero nasa sa inyo kung gusto nyo i-adjust. And pagkatapos next nyo, and dito, select natin ng yung default, tsaka next natin, tsaka next natin. So, after that, create. So, ito na, create na. So, kailangan natin i-link kung saan yung ating Windows Server 2016 na di-download. So, punta tayo dito, pag na-click nyo yan, kasi sa akin, maaari sa inyo, isa lang yung makikita nyo dito kasi kanina in-install ko to. So, pagkatapos, punta tayo dito sa settings. And dito sa storage. And dito sa empty. I-click natin yan. And i-click natin to at saka i-locate natin yung saan yung ating file. So, ito, hanapin nyo kung saan nakalagay yung file. Dito ko nakapoint sa download ko to kasi hindi ko natin tinanggal dito. So, i-click natin yan at saka open natin. So, okay. So, ngayon, ready na natin i-run or start ang ating virtual machine para ma-install ang Windows Server. So, start natin. So, yan, nag-start na ang ating virtual machine. So, hintay lang natin. So, ito, naglo-load na siya. So, pag makikita natin ang screen na to, yung current time nito ay United States. Pwede natin palitan letter to at saka make sure na yung keyboard natin ay i-select natin yung appropriate dito. So, sa akin, naka-default yung US. So, next natin, uninstall. So, sa part na to ay nasa sa inyo kung anong isi-select nyo dyan. Pero sa napagtrabahoan ko na company, yung ginamit namin ay yung standard. Tapos, since dito sa lab na to, ay free naman to ng 90 days, ay ito na lang gagamitin ko yung data center kasi nandito lahat yung mga future. So, dito pwede na sa isyong ibang company. Dito lang sila sa, kasi nagdi-depend ito sa licensing. So, of course, ito yung pinakamataas ay mas mahal ito. Kasi at saka yung desktop experience ay meron siyang graphical user interface at saka nandito lahat yung future niya. So, ito na lang gamitin natin sa demonstration na to. So, in-next natin. And i-accept natin yung agreement license. So, next. And dito, pag ginamit mo yung upgrade, halimbawa meron kang 2012 na Windows Server, ay gusto mong i-update sa Windows Server 2016, ay ito yung ginagamit. Pero sa akin, hindi ko in-experience to kasi dito na ako palagi sa fresh installation dito sa custom. So, pag na-click mo yung custom, yung nakalagay dito na hard disk or yung total size kanina yung dinipine natin na hindi natin pinalitan,
ay pwede mong i-partition to kung gusto mong i-partition. In the real world, pwede mong i-partition to. Pero sa demonstration na to, hindi natin ipa-partition to. Pag gusto nyo i-partition, i-click nyo ng new. So, sa demonstration na to, in-next ko na lang. So, itong process na to ay medyo matagal-tagal, depende sa speed ng inyong laptop. Pero usually, umabot ng 10 to 20 minutes. Or pag mabagal lang ginagamit nyo ng laptop, pwede pang umabot ng 40 minutes. So, ipa-pass forward ko na lang to para hindi kayo mainip sa kakahintay. Hintay natin guys kasi maya-maya magre-restart yan. Mag-automatic na magre-restart. So, magkakontinue pa siya mamaya pag-restart niya. So, hintay nyo lang. So, ito nagre-restart na at saka hayaan lang natin siya. Or pwede nyo pinutin yung restart kung gusto. So, hayaan nyo lang guys pag magre-reboot siya. Wala na kayong pipindutin dyan. Baka pindutin nyo yung magpindot kayo sa inyong keyboard ay mag-uulit, uulit siya ulit. So, hayaan lang natin. So, makikita natin itong screen na to. And, lagyan natin ang ating password. Make sure na yung ilalagay natin na password ay matanda natin para makalagin tayo. At saka dito sa baba ay i-retype natin. Minsan dito sa password ay kailangan natin lagyan ng complex na capital letter, mayroong number or special character. So, i-check nyo lang kung hindi tatanggapin ay maglagay kayo ng medyo complex. So, pagkatapos, finish natin. So, ito, kailangan natin mag-login. So, don't worry guys, kung ito yung makikita nyo, maliit yung ating screen, ay i-discuss ko to sa next video kung paano natin ma-customize or paano natin mapalaki yung ating screen. So, ngayon, kailangan natin mag-login. Pag first time yung mag-login sa inyong Windows Server, ay kailangan nyo pindutin yung Control, plus Alt, plus Delete. So, since naka-virtual, naka-VM tayo, nagra-run dito sa virtual machine, ay pag pinindot natin sa ating keyboard, ay maapektaduhan or malalag out ang ating laptop. So, kailangan natin punta tayo dito sa Input at saka Keyboard. At saka dito sa Insert, Control, Alt, Delete. So, yan. So, mabagal siya kasi yung naka-specify na memory ay maliit lang. Depende kasi sa memory ng inyong computer or yung speed niya. So, ilagay natin dito yung password kanina na in-enter natin para makalagin tayo. So, pagkatapos, pindutin natin yung Enter or itong arrow. So, hintay natin kasi naglo-loading pa. So, ganito lang guys, mag-install ng Windows Server 2016. At saka, sa next video ay explain natin doon para hindi masyadong mahaba sa video na ito ay kung ano yung paano mag-configure ng basic configuration at saka paano natin lalaki ng screen natin ito kasi half lang siya. So, okay ko to. At saka sa video na ito, hanggang dito lang para hindi masyadong mataas. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito and huwag niyong kalimutan i-like, share, or i-share sa inyong mga kaibigan. So, have a good day sa inyo lahat.